At sa pagkakataong ito, makakapanayam din po natin sa issue ng binubuhay na kaso sa Duterte administration sa war on drugs sa International Criminal Court, si Senator Francis Tolentino. Good day po sa inyo, Senator Tolentino. Hi, good morning po, ma'am. Good morning. Good morning sa inyo, mga taga-subaybay. Opo, Senator, ano po ang assessment ninyo dito sa binubuhay na imbestigasyon ng ICC laban sa war on drugs ng Duterte administration? Tingin niyo magpo-prosper po ito? Alam niyo po, hindi matibay kasi nandun pa rin yung principle of complementarity. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po noon, nire-recognize sa international law, napapasok lang po yung ICC kapag hindi gumagana yung ating judicial processes. So makikita po naman po natin na gumagana po yung ating judicial system at marami pong mga naisampang kaso na tungkol po dito sa war on drugs. Hindi lamang pong ngayong taon ito, kung hindi yung mga nakaraang taon din. At makikita niyo doon sa huling Senate hearing, tumilos ka agad doon yung Department of Justice para sampahan ng kaso yung ilang involved na mga personalidad ng pulisan. Mm-hmm. Ang nakakasurpresa po kasi, Senator, yung prosecutor si Ms. Bensuda ay naggawa ng request on the eve of her retirement. Samantalang yes, ang haba po ng panahon na pinalipas niya dahil sa nagsagawa na siya ng investigasyon . Do you smell something fishy po? Yung medyo nakakaduda nga kasi midnight recommendation yung ginawa nung prosecutor, yung nag-retire a few hours after ilabas niya yung recommendation at base na rin doon sa mga nakuha kong papeles, yung palang period of investigation niya, siya rin po mismo ay under investigation ng State Department ng Estados Unidos. Mm-hmm. Ano po ba background nitong si Ms. Fatou Bensuda, Senator? Alam niyo ba, former bank manager yan . Bago siya na-appoint doon sa kanyang posisyon na nag-retire na nga siya nung Martes, June 15. So, merong category po ang State Department sa kanya habang nag-iimbestiga siya rito sa atin. Di umano na siya ay isang person of significant interest sa Estados Unidos. At bilang nasa ganong kategorya yung SDN, ay hindi siya hinahayaan maka-access sa mga dokumento. Yung kanyang financial transactions ay hinarang ng US Treasury Department. Mm-hmm. At siya ay nabilang dun sa hanay ng mga terrorists, drug protectors, among others. Mm-hmm. So parang medyo may conflict of interest dito, Senator? Hindi ko nga maintindihan. Maging yung kanyang US visa, kinansel yun ng State Department. So ayun nga po, at ang isang ibinili niya doon sa pumalit sa kanya wag tigilan po itong pagsisiyasat na ginagawa sa Pilipinas. So ang nakakaduda po doon, bakit hindi doon sa termino niya ginawa niya 'yon? Bakit kung kailan siya ay nagliligpit na ng paggamit siguro sa opisina at saka lang niya nilabas 'yon? So mahaba 'yung dumaang panahon, nilabas lang niya midnight on the eve, tama ka, yung kanyang recommendation. Mm-hmm. At hindi siya nakatungtong ng Pilipinas, ha? Hindi siya nakarating dito. Yun po. Yun pa po ang isa. The investigation was based on newspaper clippings, media, yung mga media reports like yung sa Reuters at yung mga sinasabing ang matibay na nagaling na ebidensya ay yun sa mga human rights groups. Kasi halimbawa kung nasa termino mo pa, naglabas ka ng recommendation, nakakahingi ng motion for reconsideration ka. Ano yung hingi ng motion for reconsideration sa'yo? Nag-retire ka na. Ngayon, retirado na siya. So, medyo nakakaduda yung proseso. Okay. So, hindi na po miyembro ng ICC ang Pilipinas. So, sa tingin ninyo, pwede pa rin? Anong pwedeng gawin po ng administrasyon? Dahil sabi nga ng Malacanang, hindi papansinin, hindi makikipagtulungan. Pero may mga nagpapayo na kailangan ding sagutin ng Pangulo dahil sa para naman daw sa pagpapaliwanag ng kanyang sarili. Kailangan pa po bang magpaliwanag ng Pangulo sa ICC? Palagay ko po hindi na, pero kailangan ipakita na talagang gumagana po yung ating judicial system. Gumagana yung ating mga regional trial court, gumagana po yung ating prosecution service, gumagana yung ating court of appeals, yung ating court suprema, at ipakita na marami pong mga nakukondict naman.
dahil po dyan. So ipakita natin na yung ating judicial system ay gumagana. Bahagi ng ating sovereignty yan eh. Bahagi ng ating independence. So doon lang papasok ang ICC pag talaga hindi gumagana yung judicial system natin. May mga nakundik na, marami na nakundik at marami pa hong iniimbestigahan. Alam naman po natin yan. Sa ibang issue naman po, Senator, kasi being the chairman of the Senate Committee on Local Government, ano po ang posisyon ninyo? Dahil sa may mga humihiling sa Bangsamoro Transition Authority na ma-extend ang kanilang term of office beyond 2022. Yun na nga po yung issue dito kasi ngayon habang nag-uusap tayo, siguro 104 days to go na lang filing na ng Certificate of Candidacy. So dahil sa iksing panahong yun, hindi pa tapos yung Bangsamoro Electoral Code at wala pa rin pong redistricting na nagaganap. Yun po ang pumipigil para maistulong yung halalan sa 2022. Kasi po yung Bangsamoro, yeah, opo, sa 2022, yung ARMM dati na redistricting, na-abolish na po yun. Ang dati po kasi sa ARMM, multi member district. Halimbawa po sa Tawi-Tawi, tatlo ang members of the regional assembly. Mm-hmm. Ngayon po, single member district. Paano po magkakaroon ng filing ng certificate of candidacy kung sakaling wala pa ho redistricting? Anong opisina ang tatakbuhan nila? Saan sila magpo-file? Saan ang voters nila? Hindi po ako tutol sa halalan. In fact, ang halalan po ay napakagandang bahagi at ito po ang pinakapuso ng isang democratic system. Ang problema lang po ngayon ay wala po yung necessary elements para magkaroon ng halalan. Mm-hmm. Dahil nagkaroon po ng pandemic, katatayo lang din ang dahilan po nila. Katatayo lang ng kanilang parliament at hindi sila nakakilos, hindi sila nakalabas, lockdown, hindi nakapagsesyon, hindi naman sila makapag-Zoom meeting kasi mahina ang connectivity dun sa mga island provinces. At sila po ay nanungkulan, late na rin eh. So, humihingi pa sila ng konting oras para magkaroon ng tamang ingredients yung isang malayang halalan. Yung po yung usapin ngayon at ito po eh dinideliberate pa sa ipopospone o itutuloy. Kundi po ako nagkakamali, isa po yata ito sa naging issue o topic na na-discuss po kay Pangulong Duterte. Senator? Okay. Senator, kundi po kami nagkakamali. Opo, isa po ito sa naging sa mga mahalagang issue na na-discuss po kay Pangulong Duterte. May position po ba ang Malacañang? Ang Malacañang po, tama po yung lumalabas na pahayag, mga ulat na hinihintay po ang desisyon ng Kongreso. Okay. At parang neutral po yung Malacañang. Dahil tama sa siguro sa pananaw ng Malacañang hayaan mag-usap yung dalawang panig at pagbigyan ng Kongreso ang Senado na resolbahin po ito dahil nangangailangan po ito ng isang batas. Mm-hmm. So ngayon po anong status po, may naipropose na po ba para sa postponement ng halalan sa BARM? Mag-uusap pa ho sila, meron kasing Council of Leaders ang ayon sa Bangsamoro Organic Law, ito po ay kasama po lahat ng mga local government officials, kasama po yung Moro Islamic Liberation Front at po ng mga leaders po doon. So mag-uusap pa po sila. Alam ko po malapit na at malalaman ko rin kaagad po kung ano po yung magiging resulta at yun yung magiging basihan kung magkakaroon ng halalan o hindi. Mm-hmm. 3 years after po na magkaroon ng transition from ARMM to Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao, anong naging assessment po ninyo? Mas naging effective po ba? Mas bumilis ang mga proseso? Mas nakatulong po ba sa mga taga Mindanao, mga kapatid nating Muslim? Alos wala akong 3 years kasi nagsimula sila kalagitnaan na ng 2019, mm-hmm. tapos pagpasok po ng 2020, pumasok na yung pandemya. So may kulangan talaga sila sa preparation. Ang pagkakaiba po nito, ma'am, yung pong members of parliament, sila rin po yung mga miyembro ng ehekutibo, mm-hmm. sila rin po yung
mga minister kasi parliament ito, hindi kapagaya nung system natin nationally na iba yung ehekutibo, iba yung legislature. So yung members ng parliament, sila rin yung Minister of Education, sila rin yung Minister of Social Welfare. So dual function sila bilang parliament. So sa tanong mo, hindi ko pa ma-assess, pero kung titingnan natin yung talagang inaasam dito, kapayapaan, palagay ko nananatili pa naman yung pangkalahatang kapayapaan sa Bangsamoro region. At least dun sa aspetong yun, Senator, may na-achieve po ano, yung pagbabago. Tama po kayo. Baka may mensahe po kayong gustong ibahagi po sa ating mga taga-subaybay. Nasa inyo po ang kapag. Tayo po nakikiisa sa Bangsamoro na magkaroon ng pangkalahatang kapayapaan. Gusto rin po natin na maisulong ang mga demokratikong layunin. Subalit lahat po ito ay dapat magdulot ng mas malalim pang progreso at pag-unlad sa naturang lugar. So yung mga sa mga darating na araw, dinadalangin po natin kasama ang sambayanan na magkaroon ng isang mas magandang kasunduan sa usaping ito. At kung matutuloy ang halalan at kung hindi matutuloy ang halalan, dapat po ito ay sang-ayon sa kapayapaan at sa kaunlaran ng Bangsamoro. Yan. Good day po sa inyo, Senator Tolentino. Good umaga po at maraming salamat. Ang atin pong nakapanayam ay si Senator Tolentino. Siya din po ang chairman ng House Committee on Local Government. Dalawang isyu ang amin napag-usapan. Yung una ay yung kanyang reaksyon ano, doon sa binubuhay na kaso sa International Criminal Court laban sa War on Drugs ng Duterte Administration. Ang kanyang sabi nga, mukhang malabo mag-prosper yan. At kinwestiyon din niya yung personalidad noong dating prosecutor ng ICC na nagsusulong nitong investigasyon na ito. Unang-una sabi niya, kaduda-duda kasi on the eve of her retirement, doon niya binuhay samantalang napakahabang panahon na siya nagsagawa ng investigasyon at hindi din siya nakatuntong dito sa Pilipinas. Ang isa pang aspeto ay meron din palang sariling kaso na hinaharap itong si Ms. Fatu Bensuda dahil according to Senator Tolentino ay iniimbestigahan siya ng US State Department at kinansela yung kanyang visa. So, dun sa aspetong yon, may mga tanong kung bakit nga ba anong nasa likod ng pagsusulong nitong si Fatu Bensuda sa mga kaso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At dun sa aspeto naman po ng Bangsamoro Administrative o Region for Muslim Mindanao o yung BARM, kasi nga po ay mag-eeleksyon na sila dapat sa susunod na taon din. Pero hinihiling ng mga taga-Bangsamoro Transition Authority, ito po yung parlamento na nagpapatakbo dyan sa BARM, na ipagpaliban muna ang halalan dahil sa hindi pa nila natatapos yung ilang mga mahalagang panukala at batas para maisakatuparan po yung pagsasaayos talaga dyan sa region ng BARM na dati pong Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ang iba pa mga balita sa aming pagbabalik.